Isang misteryosong lalaki ang nagpapatakbo ng ilang pagsubok sa kanyang computer kapag nakatanggap siya ng naka-encrypt na mensahe. Ang pag-decryption ng mensahe, isang AI ay lilitaw at nakikipag-usap sa kanya sa real-time, na nagsasabi na alam nito ang tungkol sa trabaho ng lalaki na natapos. Ang isang file na may pangalang Transfiguration Project ay lilitaw sa computer. Gayunpaman, may plano ang AI na kumpletuhin ang proyekto ng misteryosong lalaki. Nag-aalangan, ang lalaki ay nagtanong kung bakit. Kung saan ang AI ay sumasagot na ito ay ang tanging bagay na sapat na makapangyarihan upang ihinto kung ano ang darating. Ang katapusan ng mundo. Ang eksena ay nagbago sa isang panayam sa TV sa isang astrophysicist na nagngangalang Michael Swafford tungkol sa kanyang bagong libro na pinamagatang In the End, There Was Light. Tinalakay ni Michael sa kanyang aklat ang gamma ray burst o isang GRB, naniniwala ang astrophysicist na ang isang GRB ang magiging sanhi ng pagkalipol ng sangkatauhan sa universo. Ipinaliwanag ni Michael na ang isang namamatay na bituin ay nagdudulot ng GRB sa pamamagitan ng pagpapakawala ng dalawang makitid na sinag ng matinding radiation. Pagkatapos ay kinumpirma niya na mayroong isang namamatay na bituin sa Milky Way Galaxy na tinatawag na AWR-104. Sa kasamaang palad, ang Earth ay direktang nakaupo sa landas ng beam zone. Sa madaling salita, ito ay tulad ng isang taong nakatayo ng harapan na may baril ng baril. Pagkatapos, ipinapakita ang isang screen ng computer kung saan sinusuri ang DNA ng iba't ibang tao hanggang sa makakita sila ng perpektong tugma para sa isang paksa ng pagsubok. Pagkatapos, isang lalaking nagngangalang Joseph Steadman, na kilala rin bilang Joe, ay nanonood sa TV ng isang na-record na video ng kanyang buntis na asawang si Heather, at ng kanyang anak na babae na nagngangalang Zoe. Pinag-uusapan ni na Joe at Heather ang posibleng pangalan ng kanilang paparating na sanggol. Iminumungkahi ni Joe na dapat nilang pangalanan ang sanggol na Rhea, na nangangahulugang sinag ng liwanag. Ang Steadmans ay tila isang masayang pamilya sa video. Taliwa sa kasalukuyang kahabag-habag na kalagayan ni Joe sa kasalukuyan. Gayunpaman, hindi alam ni Joe, siya ay sinusubaybayan sa pamamagitan ng isang nakatagong kamera sa kanyang lampshade. Si Joe ang napili para sa Transfiguration Project. Kung saan-saan na pala siya sinusubaybayan ng misteryosong lalaki kanina na isa pala siyang baliw na scientist. Sa pagmamasid, ipinakita na si Joe ay sumasailalim sa therapy para sa depresyon, mga tendensya sa pagpapakamatay, at mga issue sa pamamahala ng galit. Bilang karagdagan, ang mga anak na babae ni Joe ay sinusubaybayan din ng baliw na siyentipiko. Pagkatapos ay ipinahayag na iniwan ni Joe ang kanyang pamilya pagkatapos na pumanaw si Heather. Nagreresulta ito sa pagdadala ni Zoe ng sama ng loob sa kanyang ama. Gayunpaman, kahit na walang suporta ng kanyang ama, si Zoe ay naging isang malakas. Malayang babae. Nakikipag-date din siya kay Michael Swafford. Samantala, si Rhea ay nalulong sa mga sangkap tulad ng kanyang ama. Ang dalawang kapatid na babae ay nabubuhay sa dalawang magkasalungat na buhay. Sa isang library, naglalandian sina Zoe at Michael. Nakasandal para sa isang halik, ibinagsak ni Mitchell ang tumpok ng mga libro na kanilang natipon. Sa pagkuha, sinabi ni Zoe kay Michael ang tungkol sa pahina ng kapalaran. Kapag nahulog ang isang libro, ang pahina kung saan ito binuksan ay mababasa bilang isang kapalaran at makita kung paano ito mailalapat sa buhay ng isang tao. Ito ay parang isang larong panghuhula na dati nilang nilalaro ni Rhea. Ginawa ni Zoe na subukan ni Michael ang pahina ng kapalaran sa isang medical na libro. Bagamat puro medical ang pahayag, ang ilalim ng pahayag ay nagsasabi tungkol sa sakripisyo ng isa para iligtas ang lahat. Balikan si Joe na nakikipag-usap pa rin sa kanyang therapist. Ibinahagi niya na nabigyan siya ng trabaho sa isang pasilidad na pinondohan ng gobyerno. What's weird is never siyang nag-apply, but the facility somehow got his name and hired him. Bagaman kakaiba, tinatanggap pa rin ni Joe ang trabaho. Mamaya, si Joe ay ginawaran para sa pagiging malinis sa anumang sangkap sa loob ng isang taon. Naalala ni Joe ang panahon na nasa kanya pa ang lahat. Isang mapagmahal na asawa, dalawang magagandang anak na babae, isang aso, at isang lugar na matatawag niyang tahanan. Pagkatapos, pinuntahan ni Joe si Zoe at sinikap na makabawi sa kanya. Sinusubukan ni Joe ang lahat para ipakita sa kanya na nagbago na siya at nakasama si Zoe, matutulungan nila si Rhea. Gayunpaman, hindi pa handa si Zoe. Pinipilit ni Joe na ibigay sa kanya ang kanyang regalo, ngunit si Michael ang nasa pagitan ni na Joe at Zoe. Asar, biglang sinuntok ni Joe at napahawak sa lignya si Michael. Pinigilan siya ni Zoe, at maging si Joe ay nagulat sa kanyang ginawa. Kinagabihan, sinubukan ni Zoe na tawagan si Rhea, ngunit hindi niya sinasagot ang kanyang telepono. Iniisip ni Zoe na gumagamit na naman ng droga ang kanyang kapatid. Inaalo siya ni Michael, at tiniyak niya kay Zoe na hindi niya ito iiwan. Sinusubukan din ni Joe na makipag-ugnayan kay Rhea, ngunit nakadirekta din siya sa voicemail. Sa isang flashback, hiniling ni Heather kay Joe na ipangako sa kanya na magiging matatag siya para sa kanilang mga anak na babae. Nagsorry si Joe kay Heather sa hindi pagtupad sa kanyang pangako. Muli siyang uminom ng alak pagkatapos ng isang taon ng pagiging matino. Unfortunately, hindi niya napansin na may nagtatago sa backseat,
Biglang tinakpan ng lalaki ng plastic ang ulo ni Joe, at kinidnap siya. The mad scientist finally reveals himself as Mike. Pagkatapos ay ipinakita na may isang bagay na iniksyon sa mata ni Joe. Nagising si Joe sa mga lansangan, nang hina, at nalilito sa boses na naririnig niya sa kanyang isipan. Nakahanap siya ng isang mini briefcase, na may baril sa loob. Pinindot ni Mike ang isang key sa kanyang keyboard, at napasigaw si Joe sa sakit. Ipinaliwanag ni Mike na nagtanim sila ng device sa pamamagitan ng optic nerve ni Joe. Nagbibigay daan ito sa kanila na makita kung ano ang nakikita ni Joe, at ginagawa rin itong makita ni Joe kung ano ang gusto nilang makita niya. Pinakita ni Mike kay Joe si Rhea na bumibili ng mga gamot. Inihayag din ni Mike kay Joe na matagal na niyang binabantayan ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay pinakita niya kay Joe si Zoe na naninigarilyo habang sinasabing sira na ang kanyang pamilya dahil sa kanya. Pinaglalaruan niya ang konsensya ni Joe para masundan siya ni Joe. Isang babaeng nagngangalang-sabi ang nagpakita at nagtanong kay Joe kung ano ang nangyayari. Sinabihan siya ni Joe na tumawag ng pulis, ngunit binablockmail ni Mike si Joe. Inutusan niya si Joe na patayin ang babae, o si Rhea ang mamamatay. Nang walang ibang mga pagpipilian, kinuha ni Joe ang baril at pagkatapos ay hinila ang gatilyo, ngunit walang nangyari. Sinabi ni Mike kay Joe na siya ang mas mataas na kapangyarihan ni Joe mula ngayon. Gayunpaman, si Sabi, na naging kasabwat ni Mike, ay sinusuri si Joe nang lingunin siya nito. Samantala, nakikita na talagang naglalabas ng gamma ray burst ang isang namamatay na bituin sa outer space. Sabi ni Mike na handa na ang lahat. Si Joe, sa kabilang banda, ay nagising at natagpuan ang kanyang sarili na nakulong sa isang masikip na espasyo. Sinubukan niyang tumawag sa siyam na daan at labing isa, ngunit sinabi sa kanya ng operator na kung sakaling makipag-ugnayan siyang muli sa otoridad, papatayin nila ang kanyang mga anak na babae. Sa wakas ay sumang-ayon sa mga tuntunin ni Mike, si Joe ay inilabas mula sa trunk ng kanyang sasakyan. Pinapanood si Joe sa pamamagitan ng drone, inutusan ni Mike si Joe na pumunta sa isang lugar. Napalitan ng eksena si Zoe, na nanonood ng video nila ni Rhea sa phone niya. Sinubukan niyang tawagan muli ang kanyang kapatid, ngunit nabigo muli. Pagbabalik kay Joe, inutusan siya ni Mike na pumasok sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Charles Margray. Pagdating sa kwarto ni Charles, inutusan ni Mike si Joe na bantaan si Charles na buksan ang kanyang safe. Nag-aalangan pa rin si Joe na sundin ang bawat utos ni Mike. Ngunit pinakita lang ni Mike kay Joe ang isang baril na nakatutok sa ulo ng kanyang anak, at walang magagawa si Joe kundi sundin siya. Pag-abot sa safe, inutusan ni Joe si Charles na pahintulutan ang laptop. Pagkatapos, inutusan si Joe na ilagay ang kanyang daliri sa fingerprint scanner ng laptop. Lumilitaw ang data ng DNA ni Joe, at ang label na nakasulat, sequence compatible, ay nagpapatunay na siya ang hinahanap nila. Maging si Charles ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Pagkatapos, naglalagay si Joe ng metallic LED device sa laptop. Nagbibigay daan ito kay Sabi na kopyahin ang lahat ng mga file sa laptop ni Charles. Matapos makuha ang kailangan nila, inutusan ni Mike si Joe na ilabas si Charles. Ngunit ayaw ni Joe na gawin ang ganoong bagay. Nataranta, hindi napansin ni Joe na armado na si Charles at pinatumba siya. Mabilis na kinuha ni Charles ang baril. Inihayag ni Joe ang kanyang sarili kay Charles at sinabi sa kanya ang tungkol sa lalaking nag-uutos sa kanya. Samantala, hindi makapaniwala si Charles na ang kanyang empleyado ang kapareha. Pagkatapos ay siniyasat ni Charles ang mata ni Joe kung saan niya nakita ang optic implant. Napagtatanto na nakikita at naririnig siya ni Mike, sinabi ni Charles na isinara nila ang Transfiguration Project dahil ito ay masyadong mapanganib. Inutusan ni Mike si Joe na sumulong, hindi alam na si Charles ay ilalabas ng drone. Sa wakas, inutusan si Joe na putulin ang hinalaki ni Charles. Pagkatapos, pumunta si Joe sa Redlock. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Kasabay nito, ang drone na kinokontrol ni Sabi ay naglalabas ng mga mini drone na gumagawa ng kanilang paraan upang ikabit sa vent system ng gusali. Habang nagsusuot ng maskara si Joe, naglalabas ang mga drone ng mga kemikal na pumapatay sa lahat ng tao sa gusali na nilalanghap ito. Nagmamakaawa si Joe kay Mike na huminto. Ngunit ipinakita lang niya kay Joe na ang parehong drone ay nasa silid ng kanyang anak na babae, naghihintay na ma-activate kung hindi siya maabot ang pangunahing pasilidad sa loob ng 4 na minuto. Agad na tumakbo si Joe sa pangunahing pasilidad sa lalong madaling panahon. Pagkuha ng isang keycard mula sa seguridad, ang security na lumabas na buhay ay namamahala sa pagbaril ng kanyang baril. Iniiwasan ni Joe ang pagbaril, ngunit napakalapit nito sa kanyang tainga kaya ginulo nito ang audio feed mula kay Mike. Sa kabutihang palad, ang audio feed ay muling nakonekta sa oras para maabot ni Joe ang pangunahing pasilidad. Pagkatapos ay ginamit niya ang hinalaki ni Charles para bigyan ng access sina Mike at Sabi sa core. Tinanong ni Joe kung ayos lang ang kanyang anak. Ngunit binigyan siya ni Mike ng isang huling utos upang matiyak ang buhay ng kanyang anak na babae. Inutusan si Joe na pumasok sa loob ng makina para i-on ang throw switch. Gayunpaman, ito ay isang bitag lamang.
Sa sandaling makapasok si Joe sa makina, sumara ang pinto, at bumukas ang makina. Tinanong ni Joe kung bakit ginagawa ito ni Mike. Sinasabi lang sa kanya ni Mike na nasa DNA niya na siya ang perpektong paksa. Idinagdag din ni Mike na kapag nagpa siya ang universo, kung ano ang gusto nito, walang saysay na paglabanan. Sa pamamagitan nito, magsisimula ang Transfiguration Project. Nagsisimulang magbago ang DNA ni Joe. Pagkatapos, ang pamamaraan ay nagdudulot ng malaking pagsabog sa gusali. Ang resulta ng pagsabog ay nagwawasak. Habang si Mike ay nagpapahinga sa violin music, tinanong ng si Mike kung ito ay matagumpay na sinabi ng baliw na siyentipiko na o. Si Joe ay buhay at kasalukuyang handa para sa pagsubok. Samantala, inaaliw ni Michael si Zoe na kasalukuyang naghihikahos matapos mapanood ang balita tungkol sa pagsabog sa Redlock. Nagsisisi si Zoe na hindi niya binigyan ng pagkakataon ang kanyang ama noong nariyan pa ito. Wish din niya na hindi siya sumuko sa kanya. Ngunit tulad ng sinabi, buhay pa si Joe at nagising sa kanyang tahanan. Nakabalot sa isang malaking foil bag tinanong ni Joe kung ano ang ginawa ni Mike sa kanya. Sa halip na sagutin ang kanyang tanong, tinatalakay ni Mike ang tungkol sa mga bagay na pang-agham na hindi alam ni Joe. Sinubukan ni Joe na tawagan ang kanyang anak, ngunit hindi gumagana ang telepono. Sa asar, naglabas si Joe ng puwersa ng enerhiya na nakakaapekto sa mga electrical appliances sa paligid niya. Nagsimulang lumabas ang mga ilaw sa kamay ni Joe. Sinuntok niya ang pader sa galit at madali niyang sinira ang dingding ng banyo niya. Nagulat si Mike sa kanyang nakikita. Ipinaliwanag ni Mike na binago niya ang kahinaan ni Joe sa kanyang lakas. Ang kanyang galit, takot, pagkabalisa, at ang kabuuang kaguluhan na naninirahan sa katawan ni Joe ay pinagmumulan na ngayon ng kanyang walang katapusang kapangyarihan. Idinagdag ni Mike na magagamit ni Joe ang kanyang bagong nahanap na kapangyarihan upang iligtas ang buhay ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay binibigyan niya si Joe ng bagong misyon. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sinunod lang ni Joe ang utos ni Mike. Agad siyang lumabas, ngunit nakita niyang nawawala ang kanyang sasakyan. Pagkatapos ay ipinahayag na ang kapangyarihan ni Joe ay electromagnetism. Nagawa ni Joe na magsimula ng isang motorsiklo sa pamamagitan lamang ng pagpapakawala ng kaunting enerhiya mula sa kanya. Kung mas galit si Joe, mas lumalakas siya. Ipinaliwanag ni Mike na ang lahat ay isang bagay lamang ng sanhi at bunga habang nilalaro niya ang kanyang pendulum. Upang subukan si Joe, inutusan siya ni Mike na harapin ang isang lalaki na nagngangalang ni Cosola. Ang lalaking responsable sa pagka-addict enerhiya at pagsasamantala sa kanya. Samantala, nakita ni Joe ang regalong inilagay ni Joe sa kanyang bag kanina. Pagbukas nito, nakita niya ang batong ibinigay nito sa kanya noong bata pa siya, na nagpapatunay na laging mahal siya ni Joe kahit anong mangyari. Bumalik ang eksena sa pag-abot ni Joe sa tila isang bodega. Si Joe ay gumagala hanggang sa makahanap siya ng isang lalaki, at nagtanong kung siya ba si Nico. Sa halip na sumagot, itinutok ng lalaki ang kanyang kamera kay Joe, at kumislap sa kanyang mga mata saka tumakbo palayo. Hinahabol siya ni Joe, ngunit ang hindi niya pamilyar sa lugar ay nagbibigay kay Nico ng kalamangan upang tambangan siya. Itinali ni Nico si Joe at tinanong ang kanyang pangalan. Habang sinasabi ni Joe ang kanyang apelyido, napagtanto ni Nico na siya ang ama ni Rhea. Hinampas siya ni Nico at ipinakita ang isang videotape na may tatak na Rhea. Sa video, si Rhea ay nadroga at tuluyang nanggugulo habang si Nico ay binabastos. Naalala ni Joe ang panahon na ang kanyang matamis na inosenteng si Rhea ay nagluluto ng cake para sa kanya. Hindi mapanatiling cool, naglalabas si Joe ng malaking electromagnetic energy. Ngunit ang computer ni Mike ay nagsasabi na ang masa ng enerhiya ay nabigo at ang higit pang antas ng stress ay kinakailangan. Going back to Joe, ang lugar ay nasusunog dahil sa pagsabog. Sinaksak siya ni Nico, ngunit hinihigop lang ng katawan ni Joe ang kutsilyo. Binaril ng isa pang lalaki si Joe, ngunit dinaanan lang siya ng mga bala. Pagkatapos ay gumanti si Joe at inilabas ang kutsilyo, sinaksak ang lalaking bumaril sa kanya. Ngunit ang kutsilyo ay naging enerhiya nang dumaan ito sa lig ng lalaki. Samantala, nakasakay si Nico sa kanyang sasakyan bago siya maabutan ni Joe. Ito ay dahil huminto si Joe upang tulungan ang isang babae na makalabas sa bodega. Plano ni Nico na suntukin si Joe, ngunit pinapanood muli ni Mike ang video ni Rhea na naging sanhi ng pagtaas ng galit ni Joe. Nagbibigay daan ito kay Joe na maglabas ng isa pang electromagnetic energy. Ngunit sa pagkakataong ito, sa isang concentrated area na nakatutok sa direksyon ni Nico. Tinanong ni Joe kung ano ang nangyayari sa kanya, ngunit sinabi lang ni Mike kay Joe na siya ay nabigo muli. Sinabi rin niya na darating ang mga pulis, at inutusan si Joe na isuko ang kanyang sarili para sa kanyang pagmunimuni ng mas malalim sa kanyang sarili. Ngunit sa halip na sundan si Mike, sinubukan ni Joe na tumakbo. Sa kasamaang palad, na-corner pa rin siya ng mga pulis, at inaresto siya. Pagkaraan ng ilang oras, si Joe ay tinanong tungkol sa kanyang nalalaman tungkol sa insidente sa Redlock at iba pang mga pagsabog na nangyari kamakailan. Bagamat nagsasabi ng totoo si Joe sa mga investigator, hindi sila naniniwala sa kanya.
Tinanong nila kung kanino nagtatrabaho si Joe, na iniisip na siya ay isang terorista. Inutusan ni Mike si Joe na sabihin na nagtatrabaho siya para sa isang mas mataas na kapangyarihan na ginagawang mas baliw si Joe sa mga mata ng mga investigator. Pagkatapos ay inutusan siyang sabihin na mayroong bomba sa daungan. Agad na tinungo ng mga pulis ang pantalan. Gayunpaman, sinabi ni Mike kay Joe na kung nauna siyang makarating sa bomba, mabubuhay ang lahat. Ngunit kung ang mga pulis ang unang nakarating dito, nasa 20,000 tao ang mamamatay. Stressed, sumambulat muli si Joe, ngunit hindi pa rin nagbabago. Pagkatapos ay agad siyang nagtungo sa daungan. Binigyan ni Mike si Joe ng clue na ang bomba ay nasa isang shipping crate. Samantala, pinapanood ni Zoe sa balita ang mainit na pagtugis ng kanyang ama. Hindi makapaniwala si Zoe na buhay pa si Joe at siya ang sinisisi kamakailang mga pagsabog. Sa kotse, nagsimulang kumikinang ang katawan ni Joe habang sa wakas ay nagiging purong enerhiya, sumasabog sa paligid ng lungsod. Ang balita ay nakakuha ng live na shot ng mga light blast sa loob ng sasakyan ni Joe. Nanlamig lang si Mike sa kanyang upuan habang pinapanood si Joe hanggang sasabihin ng kanyang computer na sa wakas ay na-stabilize ang pagbabago ni Joe. Pagkatapos, pumasok ang kanyang mga tauhan sa bahay ni Zoe. Walang magawa si Michael laban sa mga armadong lalaki habang kinikidnap nila sila. Samantala, nakarating ang mga pulis sa pantalan at agad nilang hinanap ang bomba. Si Joe, sa kanyang kumpletong mass of energy form, ay dumating din sa daungan. Mabilis niyang pinapalipad sa hangin ang bawat shipping crates. Ang pagsabog ay nagsimula sa hangin. Ngunit ang epekto ay nagtapon ng iba pang mga shipping crates sa paligid na nagdulot ng isang lalagyan na tumama sa isang eroplano. Bumagsak ang eroplano sa isang rails. Sa kabutihang palad, nailigtas ni Joe ang parehong eroplano, ang tren, sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang electromagnetic energy. Pinahinto niya ang pagbagsak ng eroplano habang pinipigilan ang pagbagsak ng tren sa rails. Pagkatapos, pumunta si Joe sa bahay ni Zoe, ngunit wala siyang nakita, kundi isang laptop. Tinutuyan ni Mike ang kaduwagan ni Joe. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Joe na mayroon siyang Zoe at Michael. Sa pagpindot sa screen ng laptop, nagawa ni Joe na subaybayan kung nasaan at kaagad sina Mike at Zoe pumunta sa hideout ni Mike. Pagdating sa hideout ng lalaking naglagay sa kanya, sa paghihirap na ito, gumawa si Joe ng isang kalasag sa paligid ni na Zoe at Michael habang sinisira niya ang buong lugar. Ang seguridad ay tumitig sa katakutan habang nakita nila sa unang pagkakataon ang anyo ni Joe. Sinubukan nilang ibagsak siya, ngunit madaling itinapo ni Joe ang mga ito habang patuloy siyang naninira sa lugar. Ipinakita ni Joe ang isang imahe ng kanyang dating sarili habang nakikipag-usap siya sa kanyang anak na babae. Tiniyak niya kay Zoe na ayos na ang lahat at pupuntahan nila si Rhea. Samantala, si Michael naman ay tumitingin kay Joe na parang nakakita ng Diyos. Pagkatapos ng ilang mga flashback, nalaman na ang iya na kinakausap ni Mike mula sa simula ay talagang isang video feed ni Michael. Si Michael ang nagtulak kay Mike na ituloy ang Transfiguration Project. Ang eksena ay nagbabago sa outer space kung saan ang gamma ray burst ay papunta na sa planetang Earth. Habang papalapit ang sinag sa planeta, inutusan ni Mike si Michael na barilin si Zoe. Galit, pinasabog ni Joe si Michael. Agad niyang inasikaso ang kanyang anak na tiniyak kay Zoe na uwi na sila. Sa kasamaang palad, namatay si Zoe pagkatapos humingi ng tawad sa kanyang ama. Kumapit si Joe sa kanyang patay na anak habang paulit-ulit na humihingi ng paumanhin. Naalala niya ang huling beses na niyakap niya nang magkasama sina Heather, Zoe, at Rhea. Sa wakas ay tumayo si Mike mula sa kanyang upuan upang panoorin si Joe na nagdadalamhati para kay Zoe. Upang lumala ang sitwasyon, nakita ni Joe sa isang monitor na ang mga tauhan ni Mike ay tumalon sa apartment ni Rhea. Inilagay nila ang baril sa kanyang kamay at pagkatapos ay hinipan ang kanyang ulo. Natila siya ay gumawa pagpapakamatay. Ang pagkawala pareho sina Zoe at Rhea ay ang huling straw para kay Joe. Tuluyan na siyang nawala dahil lahat ng taong mahal niya ay wala na. Sumambulat si Joe bilang malaking electromagnetic energy. Napakalaki nito na siya ay naging kalasag ng lupa. Naabot ang pagiging makapangyarihan, si Joe ay naging isang diyos ng kanyang sarili. At sa kanyang namamatay na mga salita, si Mike ay nagsumite kay Joe habang binibigkas ang pariralang, ihatid mo kami. Sa kalawakan, pinrotektahan ni Joe ang Earth mula sa pagsabog ng gamaray mula sa isang namamatay na bituin. Bagamat nabigo siyang protektahan ang kanyang mga babae, nagawa ni Joe na protektahan ang sangkatauhan habang siya ay naging tagapagtanggol nito. Ngunit hindi nito napigilan si Joe na tuparin ang kanyang pangako kay Heather. Gamit ang kanyang omnipotence, binuhay ni Joe sina Zoe at Rhea. Nagising sina Zoe at Rhea sa tabing dagat na pinupuntahan ng kanilang pamilya. Nagtatapos ang pelikula sa pagbulong ni Zoe ng 143 at binalikan ito ni Joe. Habang niyayakap ng kanyang enerhiya ang planetang Earth.